Kaya nga, kita mo. Kita mo to si... Kita mo to accusation nila ng 1.8 million daw yung travel expenses. E 39.7 million lang pala. Correct. Labis-labis na pang-iinsulto yan, diba? Oo. Dapat nga matuwa kayo na 2 billion yung hiniling nila for 2023 pero 39.7 lang yung ginastos nila eh. Oo. At least, no? At least, sa 2024, ang hiniling na lang nila 1.3 billion. Oh, mas mababa na yan sa 2.06 billion. Ayaw niyo pa yun? Api-api na yun ah! Kayong makatanong-tanong kung paano ginasta yan? Nga kayong makatanong-tanong, nasasaktan yung damdamin nila. Papakulong nila tayo. Kita mo to si Ka Eric. Anong pinaglaban-laban mo karapatay dyan? Ano ba, hindi mo ba naiintindihan? Masakit yung ginawa mo! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong favorite American colony trader na si Sas Rogando Sasot. At ito po ang panibago nating live. And of course, with our biological woman co-host. At hinihintay ko lang po siya na mag-join. Pero bago ang lahat, binabati ko lang yung mga ka-tune in pa lang. Hindi pa lumalabas ang inyong mga comments sa aking comment section. At hinihintay ko po si Joey. Joey, nasaan ka na? Saan ka na, girl? Ayan. At ang ating pong episode for today ay We Love Congress. Ayan. Magandang-maganda tong topic na to, no? We Love Congress. Ayan. Kasi masyado na pong api ang Congress, so let's show them some love. Hello sa mga nasa UK. At eto, asan pa yung iba? Grabe ang House of Congress, kakaiba. Hindi naman siya kakaiba. We have to show Congress some love because aping-api na po sila. At biological woman co-host of the century. Ayan. So, oh, eto na pala ang aking biolo. Ay, nawala ang pote. Nawala. Nawala ang ating co-host. Hello sa mga nasa Lebanon. Sa mga nasa Southern Leyte. Oy, mag-ingat kayo ha, kasi yung mga lindol-lindol na yan, alam niya naman tayo na ang ating location ay lindulin talaga ang Pilipinas. So mag-ingat kayo dahil baka po yan ay papunta sa tinatawag na Big One. So be on alert, lalo na't sunod-sunod yung lindol. So mag-ingat po kayong lahat, siguraduhin niyo po na lagi kayong handa. Ang ipapayo ko po sa inyo ay sana meron kayong yung tinatawag na emergency kit. Yung emergency kit nyo, naka-standby yan parate. May medicine, may water, may... Go-go bag. Yun, go-go bag. Mm-mm. Wag nyo, seryosohin nyo po itong mga friends. Kailangan meron kayong go-go bag. Okay? Para kahit anong mangyari, handa kayo. Kasi itong mga lindol na ito, sunod-sunod, girl eh. So, pag sunod-sunod kasi to, ibig sabihin, baka may paparating na big one. Na malaki. Mm-hmm. Which is something that, ano, no, na even years ago, nagpe-prepare na dyan eh. May campaign na para dyan eh. Yes. So, be ready. So, ako ang maipapayo ko sa go-go bag is medicine, water. So, kahit yung ano yung water tablet, yung para Puritabs, hindi ko na yung Puritabs kasi parang brand yata siya, but it is a tablet that can purify any water and convert it to a drinking into a potable water. So, maraming ganung tablet kasi pagka nagkaroon ng ano, hindi natin alam kung kailan babalik yung normal water service. Saka ano, lighter
importante yan kasi huwag naman sana mangyari, pero pag kayo ay na-trap, lighter would be very handy para to produce signal or whatever, saka flashlight. So, yung go-go bag ninyo, i-ready nyo po yan. Saka any snack that you can eat, yung mga energy, energy bar, energy ganyan, energy left, energy chembot. Hindi ko alam kung gaano ba katagal ang expiry date ng mga energy bar. Mga 2 years, two years usually. Yeah. So that's why you have to have that in your go-go bag. Eh, kung 18 months, walang nangyari, itapon mo, di ba? Or bago mag-expire. Okay. Or sa inin mo, before mag-expire, palitan mo. Yes. Oo, kasi you need data and a lot of candy. Kasi you need sugar. So, candy is a good source of sugar. So, basta maging lagi kayong handa. No, meron kayong go-go bar, tapos so usually kasi you have the go-go bar and then pag aalis kayo ng bahay, be sure na alam mo may naka-standby kayo ng mga tubig. Yung quick grab, 'di ba? Yung something quick grab that you can have inside your car, tapos meron ka sa bahay para kung saan ka man abutin. Yes, kasi hindi natin alam kung ano mangyayari, no? Sunod-sunod, from south to north, and hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari, especially na yung lugar ng Pilipinas, ang ating location ay very earthquake prone, at yung mga lindol pa sa atin kasi ano siya eh, destructive yan pag, alam mo yun, ano yun eh, dahan-dahan kasi yan eh, yung big one eh. So, hindi nyo alam kung anong pwedeng mangyari. So, be very, very ready. Kaya magkaroon kayo ng go-go bag. So, again, medicine, water, flashlight, lighter, or posporo. Take it seriously, guys. Hindi ko to sinasabi. And mga energy bar, kasi nga you need kung ano man mangyari sa inyo, at least you have something to eat. Correct. Di ba? And candy for sugar, kasi you'll never know. So, and then water, and then some stock ng water dyan. So, para kung ano man mangyari, you can easily grab it. So, eto na, biological woman of the year. Let's go! Cosmological woman of the universe! May magtatanong sa akin kung ano raw pronoun ko kasi cosmological woman. Ang pronoun ko po ay comet. Kaya mo yun, girl? So, gamitin mo nga comet as a pronoun referring to me. Go. Can you give it to comet? Ito comet na to? English lang yung ano. This comet of a person. This comet of a person. Lakas ng dati, oh, di ba? Comet is very beautiful. Ganon. Diba? So, sabi, araw-araw, gabi-gabi, may indol. Ayan na nga. So, sa Mindanao. So maybe it's on the road to the big one. So, mag-ingat-ingat kayo. Kasi yung West Valley, I think yung West Valley fault line sa Manila kasi, matagal hinog na yan. Hinog na siya hinog. na parang, kasi nga, parang every 400 years ata yan nag-ano. And, correct. Parang every 200 to 500, 400 years daw ang kanyang activity ng talaga yung big one. Eh, parang 358 years na raw na walang activity. So, parang, Hinog na raw yan. Any moment na yan, na it might happen in our lifetime, it might happen in your children's lifetime, pero mas mabuti na yung laging-lagi kayong handa na correct. Sa ganitong mga gawain. So ikaw, Joey, ang una kong tanong sa'yo, ang topic kasi ng ating live ngayon ay We Love Congress. Oh, very, very so, much. Kasi alam mo, Joey, api-api na sila eh. So, alam mo yon, you have to give them some love. Correct. Alam mo yun, parang during the past few months kasi, talagang grabe kasi yung pinagdaanan ng Congress, Joey. Oo.
mahabag tayo sa kanila. Kasi... Karang ganito yung Joey, ah. Dari ganito. Sabihan ka. Ano? Ikaw muna, girl. Hindi ko makontain yung... yung sakit. Yung makontain yung sakit. Sobrang ikaw muna, please. Kaya nasabihan na ikaw ang pinaka-rotten no, na government body. Ang sakit nun! Saan? Saka... Diba? Kasi sobra na magkasasidigong eh. Ikaw naman kasi digong yung... Kasi naman digo, ang sakit-sakit mo magsalita, umihi ka ng resibo. Ano ba yan? Hindi ka kumakabyo, PRRD. Ba't ka ganyan? Alam mo yung PRRD, akala ko lang hindi masakit yung pagsasalita mo, pero ang sakit-sakit ng pagsasalita mo, humihingi ka ng resibo. Ano ba akala mo sa mga congressman? Magnanakaw? Hindi nila magnanakaw! Sobrang artist kaya nila sa kongreso! Yan ang... Kanila kung paano pagsilbihan ng bayan araw-araw. Kita mo sa Martin Romualdez! Hindi na ba yung trabaho ang ginagawa niya? Kaya po, kasi ganun talaga nila kamahal ang bayan! Kahit hindi niya kumiti, kahit hindi siya kasali doon, nasa palengke siya! Nasa warehouse siya! Ano ba ba... Diyan, PRRD! Kaya nga eh, alam mo yun, kaya nga, alam mo talaga, I am, ano ba yan? I am all for Congress. We should all be for Congress. I mean, you know, mental health is very, ano, very, very serious matter. At talagang nasaktan ang damdamin ng Congress. So therefore, dapat pangalagaan. Kaya nga, kita mo, kita mo to si... Kita mo ito, accusation nila ng 1.8 million daw yung travel expenses. E 39.7 million lang pala. Correct! Labis-labis na pang-iinsulto yan, ba? Diba? Oo. Dapat nga matuwa kayo na 2 billion yung hililing nila for 2023, pero 39.7 lang yung ginastos nila eh. Oo. At least, sa 2024, ang hiniling na lang nila 1.3 billion. Mm-hmm. O, mas mababa na yan sa 2.06 billion. Ayaw niyo pa yun? Api-api na yun, ha? Huwag kayong makatanong-tanong kung paano ginasta yan. Huwag nga kayong makatanong-tanong. Nasasaktan yung damdamin nila. Papakulong nila tayo. Diyos kita mo to si Ka Eric. Anong pinaglaban-laban mo karapatan dyan? Ano ba, hindi mo ba naiintindihan? Masakit yung ginawa mo! Diyos me, anong freedom-freedom ka dyan, Ka Eric? Pinagsasabi nito ni Ka Eric. Diba? Hindi mo naiintindihan, Ka Eric. Masakit yun. Sa damdamin. Masakit sa damdamin yung tinatanong mo sila kung paano nila ginastos yung pera. Correct. Ah, wala ka... Hindi mo ba naiintindihan ang hirap-hirap ng trabaho nila? Tapos tatanungin mo kung magkano ginastos nila? Correct. Anong akala nyo sa bilyong-bilyong-bilyong budget nila? May resibo? Wala natin. Yung resibo! Mm-hmm. Oh, anong tingin nyo sa resibo? Pera ninyo? Kailangan malaman nyo lahat kung paano yan ginagastos? Yung pera nyo? Na kinuha sa taxes ninyo? A feeling kaya nyo, kailangan nilang i-explain yan? Bakit yung kailangan, alam mo Joey, hindi ko maintindihan sa taong bayan, no? Bakit gusto ni, ito lalo na kay, ano, PRRD, bakit mo gustong pagpaliwanagin ang Congress? Bakit gusto mong i-open ang kanilang books? Bakit kailangan gusto, bakit nga ba gusto ko, ako rin, may kasalanan din ako, sorry po Congress, ha, nasaktan ko yung damdamin nyo. May kasalanan din ako kasi gusto ko pa-liquidate yung kanilang ginagastos with resibo at tigilan na yung liquidation by certification. Ngayon, nalaman ko na mali yan, Joey. Correct.
Kasi yung hearing ngayon, napatunayan niya na hindi mali dapat tayo sinasaktan ang damdamin ng Congress. Mali nga tayo. Dapat alam mo, dapat umamin tayo ng pagkakamali natin, Joey. Mm-hmm. Ayan. Mali yan eh. Mali yan ano, humingi ka ng transparency. Correct. Kita mo na hack yung website nila. Oo, humingi tayo ng tawad. Diba? Dahil yung pera nyo at mga taxes ninyo na pinagpuputahan nyo araw-araw, wala kayong karapatang usisain yan. Kung paano nila ginagastos. Dahil nga pagod na ang mga congressman. Alam mo yon, hindi yun lang alam talaga kung gaano nila sinasakripisyo ang buhay nila para sa sambayan ng Pilipino. Oo. Ang haba-haba ng committee hearing. Napupuyat sila, napapagod sila. O, tas tatanungin nyo pa sa resibo? Huwag ganun kasi, Sas. Kaya nga eh, parang may karapatan po silang gastusin ang pera ninyo sa naayon sa kanilang gusto. Correct. Ano at pag pa, sinertify nila na ginamit nila yan sa tama, dapat makontento na kayo doon. Kaya nga eh, baalo ba naman kasi yung mga campaign na hindi mo pera, hashtag na yan. Diyos ko, kita mo, nananakit kayo ng damdamin. Tao rin yung mga congressman, no? Totoo. O ikaw, Joey. Kaya yung pagpapakulong ng Congress kay, ano, kay Ka Eric, kay Doc Lorraine, sa ano, kasi nag-uusisa sila tungkol doon. Hindi nila nagustuhan yung tanong, yung kung paano tumakbo yung programa nila. Ayan. Tama lang yun. Kasi sinaktan nila yung damdami ng mga congressmen eh. Actually, alam mo, yung ko lang nalaman, no? Wala palang time limit yung detention. Wala. Yun yung, kaya din nag-ano eh, merong Supreme Court ruling na ano, they cannot, yung formally case, bago lang yun eh, that the Congress cannot arbitrarily detain, kasi supposedly, ang ano niyan, pagka na-cite ka in contempt, i-detain ka. I-detain ka until i-answer mo yung question nila. So ngayon, pag hindi ka mag-a-answer, di, dyan ka na forever, ganyan. Hindi raw yun po pwede, sabi ng Supreme Court. So that is why, kanina, they were talking about kung gaano nila katagal i-detain si Ka Eric. I think they decided that it's going to be 30 days eh. So, mukhang doon magpapasko si Ka Eric sa... Si Lorraine. Ay, yun ang hindi ko alam. Hindi ko napanood yung part kasi na ano eh, may nagsabi lang na pati raw siya na ano eh. Mag-isa na lang ngayon ni Attorney Mark Torrentino sa ano eh. The hearing is still ongoing. Ay, mag-isa na lang hearing pa rin? Oo, may hearing pa rin. Ilang oras mo sila? Four hours na. More than 4 hours. I think approaching 5. 5 hours na yata. So, ano, ang tawag dito, ano sila, ang tawag dito, hindi ko alam kung ilang period yung kay Doc Lorraine, pero yung kay Ka Eric, napanood ko, they were discussing about it, the period, around 30 days. Sabi 30 days daw. Hindi ko alam kung final yon. And, ayun, so mukhang doon magpapasko si Ka Eric. Ayun. May dala-dala siyang banig, no? Di ba may parang may dala siyang banig? Hindi ko alam. Pero mukhang ready si Ka Eric na magpadetain. And ang ano lang dito, no? Eh, si Ka Eric, sobrang dami ng kinanta niya ni. I mean, he's a kind of guy, nagigil ang mga... Diba? Pinagsalitaan niya na patahimikin siya. So, now that he is detained in the facility of ano, House of Representatives sa may batasan, can they keep him secured?
can they make sure that it's not gonna be harmed? Diba? Kasi pag may nangyari dyan, diba? Well, ako naman, masasabi ko lang, congratulations sa Makabayan Block. Kasi gusto nilang tunay na winner ng 19th Congress, diba? Yes. Yan. Diba? Oh, ako talaga, congratulations sa Makabayan Block. Kasi talaga, kasi si Ka Eric po, dati po kasi itong NPA. Uh-oh. So, kilala niya yan lahat. Uh-uh. Ngayon, sa CPP-NPA po, pag ganyan kang tumiwalag ka, either i-dedo kanila or they will go back to you in some other way. Ngayon si Ka Eric, parang ito na yung kanyang punishment sa Kilusan. True. Diba? So, ayun na nga lang. Sabi daw, meron daw epekto sa demokrasya ang pagkakulong ni Ka Eric. Ito ha, seriously. Actually, wala. Why? Do you really like? Parang, ano man tingin sa yung demokrasya ng Pilipinas? Ito lang ha. Ito na ha, honestly. Mm-hmm. Wala talaga. Why? Because it's the system. Diba? It's the system. It is the system. It is the system. It's part of the system. Kahit naman yung ABS-CBN, may mga ganyan sila eksena. Kaya nga, ang ano dito, ang pinaka eksena is, huwag ka nalang kumuha ng frequency ng gobyerno. Para hindi ka napapatawag sa Congress. Nagigets mo? Para hindi ka makover, diba? Nung kanilang ng kanilang oversight. Ng kanilang oversight power, ganyan. Oo, kasi halimbawa tayo sa Facebook, pwede ba nila tayong patawag? No, the because that is, would be... Yung House of Representatives was not really respectful. The system allows the House of Representatives to be non-respectful sa mga democratic rights ng mga tao. That's the problem. Yun. The system allows it. To be like that. Kaya nga, yung mga argument on democracy, well, ano ko na lang, that's 1986 democracy for you. Mm. You know, this has been the case since 1986. Diba? Na parang, it's just the case. It is what it is. Napakulong nila si, na-detain nila si Ka Eric. And actually, Ka Eric willingly wanted to be detained. Na mas pipiliin yung ma-detain. He's ready. He was ready, so he's going to be detained. Uh-oh. Ano bang nangyari kay Lorraine? Na-detain ba si Lorraine? Detained na din daw eh. For what? I don't know. Na-cite rin in contempt. Na-cite rin siya in contempt. Ayan, ongoing pa rin. Mag-isa na lang yung asama na yung representative. Mag-isa na lang sa Attorney Mark Tolentino na lang. Close na din dapat. Ay, nakamute ka, Sas. Sandali lang, titingnan ko ito nga. Lorraine Badoy escorted out. She was cited into contempt by the HR Committee of Legalized Corruption. Ay, Legalized Franchise. Ayan. Badoy contempt. So, saan siya ikukulong? For allegedly lying. Sa yung security building. Merong security building yung House of Representatives eh. Ewan ko, di ko alam kung saang facility siya dadalin. Okay. Ako naman, you know what?
kung ako nandun, pag pinatawag ako ng Congress, mm-hmm. alam mo, sasabihin ko lang. Mm-hmm. I refuse to answer until you liquidate your MOOs with resibo up to the last centavo. Yun lang sasabihin ko. Bawat tanong. Bawat mm-hmm. tanong. Ito yung ano ko. Yun lang sabihin ko bawat tanong. Hanggang i-contempt nila ako. Pakulong mm-hmm. ako. After 30 days, babalik ko ulit lang. Hiri. Yun lang sabihin ko. Tapos papakulong lang nila ako pa ulit-ulit. Yun lang sabihin ko. Diba? Na parang, kasi ganito guys, no? I don't really care kung matanggalan ng franchise ng SMNI mm-hmm. or ma-retain nila. Mm-hmm. Because, that's the power, that's the right of Congress who to give franchise to. Pero the problem is, ako nga gusto ko mag-volunteer na lang ang SMNI, i-give up na nila yung franchise. Actually, ako din. Kasi, kasi bumalik tayo sa issue. Ang issue natin mm-hmm. ay itong pinag-ugatan ng issue eh. Ang Kongreso, for 3 decades, ay hindi sila nagliquidate with resibo ng pera ng taong bayan. Do you get it? This is a problem na since 1987 pa. Mga bakla. Mm-hmm. May puki na ako. Nandiyan pa rin yung problema na yan. Girl, baka mas mauna pang magka-invento ng matres mm-hmm. kaysa sa ma-resolve ng problema na ito. So, itong nangyayari ngayon, it is actually distracting from the real issue. Gets mo? Ikaw, anong basa mo dyan? Well, the problem is, I think, no, the House is acting like they are the ano no, the arbiter, the arbiter of truth. They are flexing their muscles in such a way that they are trying to make everyone bow to them. Ano nga, through their ano no, through their exercise of whatever power that they have right now. Kasi biruin mo, makita natin no, well, this past few weeks it started dun sa Confi funds, ayan, yung sa Confi funds. Noong una, they gave parliamentary immunity kay Inday, and then later on, binawi. Ganyan. O pagkatapos, ngayon, nagsalita si Inday tungkol dun sa amnesty and ano, sa amnesty and peace talks. Hindi sumag... Yung words directed sa president, ha? But the House of Representatives reacted and issued a statement. And to support the president, they held a committee hearing fortifying yung position ng presidente. So, nagpapakilala yung House eh, na parang, hoy, malakas kami. Well, in fact, ganito, wait, ganito, ganyan, ganyan. Wait. May hearing ang Congress para saan? Yeah! Yung pag-fortify ng ano, pag-support dun sa Proclamation 403, 404, 405 ng presidente. Yung amnesty at saka peace talks. Yun. That they support the president 100% Kenemilar. Ito naman sasabi ko. Itong mga congressman nito, lokohin yung nung si Duterte Commission is Party of the Philippines, mm-hmm. NPA, ng cabinet portfolio, pinagtulungan niyo yung mga inappoint niya. Hindi nyo na ano, na-confirm. Ah. Tapos sabihin nyo sa amin, support. Ah! Yun nga. Ang problem sa ano ngayon, sa House of Representatives ngayon, grabe yung, well, to ano, I would like to credit the leadership of Martin Romualdez here. Kasi, hindi ko inaasahan that the House is going to be disunited sa mga kagaguhan. I mean, kasi before may pushback eh. Diba? May pushback eh. Ngayon, puta, united na united sila. United na united sila. Mm-hmm. All boils down to pera. Wala kasi masyadong pera nung panahon ni Duterte. Mm-hmm. Kasi noon, ang mga commission
Okay. Kaya sinasabi namin na hindi talaga malinis ang gobyerno kasi yung mga commission ano, nakalimit lang sa 10. Nilimit mm-hmm. lang sa 10%. Mm-hmm. Yung sa mga project, nilimit lang sa 10%. Mm-hmm. Ngayon, Anli, umaabot na siya sa 40%. Ay, taray. 40%. Ano? Uh-oh. Hindi to? Mamatay man mga kabit ninyo? Umaabot na ng 40%. At ito ay nakuha ko sa mga sources ko na mga contractors. At uh-oh. Hindi ko po i-reveal ang aking source kahit ikulong nyo po ako. So, kaya sasabihin ko sa paano pag binatawag ka tapos pinapahingi nila yung ano sources mo, sas? Ikukulong ka raw sa Congress. Okay lang. Mm-mm. Pakulong. Diyos ko naman, ano naman, there are worse things in life that could happen to you more mm-hmm. than going to jail. Diyos ko, Lord, na-stuck na nga ako dati sa hotel, held hostage by terrorist. Ano ba yung makulong pa lang sa Congress? Talaga? Yan. Hindi nyo ito nabalitaan, di ba? Kasi nga, hindi ito pwedeng mabalitaan. Kasi nga, pag in-internationalize siya, lalong may embolden yung mga terorista. Saan? Sa Netherlands? Indonesia. Sa Indonesia? Ah, talaga? Surabaya. Oo. Kaya nga, alam mo yun, itong mga congressman, ayun na nga, pag ako talaga pinatawag, yun ang talaga sabihin ko, lahat ng tanong, kahit hindi relevant, hindi ako sasagot hanggang hindi kayo nagliquidate ng MOE nyo na may resibo. Walang pakialam, kahit ikulong nyo ko, sinabi ko yung sinabi ko, that's it. Kasi mm-hmm. nga, hindi na ito po pwede, no? Ako naman, kahit ikulong nyo na ilang beses si Eric, si Ka Eric at Lorraine, hindi pa rin mababago ang katotohanan. Na pag walang audit, mm-hmm. yeah, na hindi ka nagliquidate, na kapag walang audit, may kupit. Kapag walang resibo, nasa kahadeyero nyo. As simple as that. Mm-hmm. Di ba, can you imagine na humihingi lang ng liquidation with resibo? Mga bakla, wala kayong na-release. Ang ginawa ninyo, tinanggal nyo lang yung mga kaaliyado ni Duterte, tinrete ng impeachment si Sara, at nagkaroon kayo ng legislative franchising laban sa SMNI. Correct. Medyo hindi naman masyadong halata yung galawan ninyo na wala talaga kayong mapuproduce na resibo. Therefore, mga magnanakaw kayo. Ganun lang kasimple yun. Kasi aminin mo, kung ikaw ang amo, binigyan mo ng pera yung trabahador mo at walang maiproduce yung resibo, ano ba sabihin mo? Di ba sabihin mo, ninakaw mo yan, di ba? Aminin nyo. Mm-hmm. Aminin nyo, ganyan kayo sa mga trabahador nyo hindi makapag-produce ng resibo sa perang binigay nyo sa kanila para gastusin sa ibang bagay. Correct? Mm-hmm. Tama. And they are acting in unison, ano? Yung grabe yung, ano, grabe yung galamay nito ni Martin Romualdez sa House of Representatives. Kasi remember, yung episode na kino-question doon sa SMNI, they were directing it at Martin Romualdez, 'di ba? Pero ang nag-privilege speech si David Suarez at merong pang mga makabayan block na nag-file ng House Resolution ng House Resolution para i-review tong SMNI franchise ganyan. So ano no, you don't see Martin Romualdez na nagwawala or very emotional sa mga interviews and everything. You don't see him parang saying or replying dun sa mga criticism sa kanya, ganyan. Publicly, he would present himself as someone who is very amiable, very diplomatic. But yung mga kasama niya dito sa Congress, yung mga fellow representatives niya dito sa Congress, they are the ones doing the dirty job for him. Ayan. And so, ang depressing, sobrang depressing. I've watched, I think, mga hanggang 5 PM, napanood ko yung hearing ng SMNI sa Legislative Committee on Legislative Franchise. At sobra talagang nakaka-depress. Sobra talagang nakaka-depress. You know, basic conversation, like, ang assumption nila sa hearing is that kapag kami fake news ka, that is unprotected speech. How stupid are these people, sas?
ito yung nagfe-frame ng batas natin. Tapos ang sabi nila, ang fake news is unprotected speech. My God! Yeah. Do you really want my honest opinion? Mm. About sa level ng utak nila? Go. Please. Okay. Let's start with Suarez. Mm-hmm. Si Suarez po ay naging governor ito ng Quezon. Okay, Quezon Province. Mm-hmm. Okay, Quezon Province. Ang Quezon Province is one of the poorest province. Diba? Is it? It is actually as of 2018, ilang taon na siyang as of 2018, the poverty incidence in Quezon is actually higher than the national poverty incidence. So ibig sabihin mahirap sila sa normal. Ito ah, oy makinig ka Suarez, putang ina ka. Makinig ka. Dapat may magsabi sa yung putang ina mo. 9 years kang governor sa Quezon Province. Ito ang nakalagay sa Philippine Country Report ng Australia. Mm-hmm. Lucena City is the capital of Quezon Province and the only city of that province. This was the poorest province surveyed with average annual family income of 79,000. Mm-hmm. And a poverty incidence of nearly a third of families, 32.8%, 2007 ito, makinig ka. Mm-hmm. Okay. Punta ngayon tayo, ano nangyari ng 2013? Okay, 2007 yon ha. Excuse me. Okay, poorest province. The 15th poorest province in the country. Okay, at least ito, karamihan kasi nito is nasa Mindanao, which is understandable. Mm-hmm. Diba? Pero ngayon, tingnan naman na, ano bang meron dyan sa Quezon province? Yan, ang hirap. Insurgency. Yes. Actually, mm-hmm. Dahil sa insurgency na yan, maraming mahirap. Pero si Duterte is tinodo niya ang paglilinis dyan. Mm-hmm. Diba? So, Quezon Province, poverty. Quezon Province. In fairness naman daw, Quezon is the lowest poverty threshold among Calabarzon, but it has the highest poverty incidence, 22.7%. Quezon is the only province in Calabarzon with poverty incidence that is higher than the national average. That's 2018. Ngayon, ikaw, Suarez. Wala akong pakialam, Suarez, kahit bumoto ka for the tanggalan ng pransyo isang SMN. I don't care. Pero ngayon, ang kita natin dito is, bakit mahirap kayo, Suarez? Ba't sila mahirap? Ba't mahirap ang Quezon Province? Bakla, anong development ng Quezon Province since ano? For 36 years, let's say, from umpisa natin ng 1987, anong development? Mm-hmm. Pag ikaw ba nakatira ka ng Quezon Province pag kinumpir mo yung 1986 to 2023? Ano masasabi mo? May taga Quezon ba tayong nanonood? O yung mga taga Quezon na nanonood? Oh, ano bang, bakit yung ine-elect yan si Suarez? Ano bang nagagawa ni Suarez para sa probinsya nyo? Bakit tayo inaatake ng mga hindi po kami anti-government.
Kami po ay pro-government. Ang government po ay tao. Okay. Bibigyan na namin kayo ng lesson. Gusto mo ba ng lesson ng political ano philosophy? Who is the government? The government is the people. Oh, hindi kami anti-people. Masama bang tanungin? Na, oh, kasi nga, yung SMNI, hindi yung problema ng bayan. Kung tanggalan nyo yun ng franchise, nandiyan pa rin yung SMNI. They will always be there, no? Makakakarat yun ng platform kung mamahayag. At wala kayong magagawa dun, no? Kasi the only thing na may control ang Kongreso is the frequency, no? That's owned by the state. But the problem is, etong walang nangyari sa development sa probinsya mo. Kailan ka mananagot sa bayan? Sige nga, itanong yung, Diyos me, you Lord, kasi karamihan dito sa mga Pilipino, hindi bumabiyahe sa ibang bansa, kaya hindi nila nakakita kung gaano katae ang mga politiko sa Pilipinas. Alam mo yon? Guys, hindi ba kayo naaawa sa mga sarili ninyo? Uulitin ko, ako talaga gusto ko itong example, ang China mas mahirap pa sa Pilipinas yan. Yung mga walang makain noong 1970s, 1960s, alam niyo bang mamamatay sila na nakita nila yung bansa nila na nag-launch na merong space station? Nagets ninyo? Kayo? Oh, kayong mga nanonood dito, ano sa tingin ninyo ang aasahan nyo pag namatay yung mga magulang ninyo? Makikita ba nila yung ganung kadramatic na effect? Sige nga. Kayo? Oh, mamamatay kayo. Ilang taon na lang kayo bago mamatay? Ako, ilang taon na ba ako? 41. Kung kaawaan ako ng kung sino mang Diyos dyan, no? Siguro aabot pa ako ng 30 more years. Ano sa tingin niyo nga ano sa tingin niyo makikita kong pagbabago in 30 years sa Pilipinas? Na hindi ko nakita in the past 40 years ng buhay ko sa Pilipinas. With this kind of system, not much. Oo, with this kind of system. Napaulit-ulit na ganito, girl. Just me you. 1980s pa yung nung umamin kayo, nung namulat kayo, ganito na yung gobyerno, ganito na yung sistema. Oh, ano sa tingin ninyo? Mga bakla. Metro Manila pa lang ang merong metro system, hindi pa ganun kaganda. Nakapunta na ba kayo ng bansa? Dito sa China, Diyos kunday, pati yung kasuluk-suluk ang probinsya na hindi mo naman pupunta, hindi mo maintindihan kung bakit. May high-speed train. May train. May corruption pa yan, ha? Can you imagine may corruption pa sa China sa lagay na yan, ha? Oh, kaya nga itong congressman na to, sinasayang nila yung pera ninyo. Kung tatanggalin nyo ng franchise, tanggalin nyo na, Diyos ko, papahiring-hiring pa kayo, eh. Totoo! Hindi ko mag-gets. Pinapatagal nyo pa? Sino kinoconvince ninyo mga putang ina nyo? Na justifiable yung pagpapatanggal nyo ng franchise, tanggalan nyo na! Pinapatagal nyo pa eh, pare-parehas nyo pinapagod yung mga sarili ninyo eh. Pati mga empleyado dyan, napupuyat eh. Sa mga kaputahan nyo eh. Tanggalan nyo! Malinaw naman na doon na papunta. Diba? So, ba't hindi nyo patanggalin? Tanggalin yung franchise sa SMNI. Diba? What I don't understand is you try to, who are you convincing that your decision in revoking the franchise of SMNI is justifiable? Diba? Are you convincing yourselves? Diyos ko po, tanggalin nyo na, wag na kayo magtanungan dyan, wag na kayo umarte-arte dyan, i-revoke nyo na. Diba? Wala lang nga. Ako kasi meron silang isa dun sa major topic nila kanina. They were talking about yung public offering requirement ng SMNI na hindi raw nila ginawa. So, sinabi ngayon nila ng mga lawyers ng SMNI na parang
12% or parang X number of percentage ng kanilang authorized capital stock were already given to a cooperative. So they thought that it can be interpreted as a substantial compliance doon sa provision na yon ng kanilang franchise, ganyan. Tapos ngayon, ang takang-taka ko is they wanted SMNI to comply with it. Sabi nila, "Oh, ilang taon na kayo? Ilang taon na yung franchise ninyo? Hindi niyo pa nako-comply yan, kineme-kineme, ganyan-ganyan." I wonder, no, because that similar provision is actually present sa mga legislative franchise ng utilities, ng telcos, ng kuryente, ganyan-ganyan. And there's actually no uniform guideline on how to comply with it. In fact, that has been a question ever since may mga franchise nga dyan na may mga distribution utility companies nga dyan na hanggang ngayon non-compliant sila. 'Di ba? I mean, if this is the of course they are going to justify it na eh kasi per law kasi iba naman yung tingin namin diyan, hindi talaga yan uniform, so we're going to evaluate you based on dun sa ano lang sa condition nyo lang. So basically the House of Representatives is admitting that they're not there to really assess things or create rules that is applicable to everyone. They are just going to decide according to, you know, how they see things fit for how them. How they feel. Ganun naman yung kahit naman yung sa ABS-CBN, eh, ganun din naman yung mga... Kaya kita mo si Garin, di ba, bumoto siya tatanggalan ng franchise ng ABS-CBN kasi meron siya hinanakit laban sa ABS-CBN. So, it's just gonna be the same. Kaya nga sabi ko, huwag niyo nang patanggalin. Tanggalan niyo na lang ng franchise. Huwag na mag-justify, no. Justify, di ba? Oo, ako talaga sa SMNI, no? Kasi, alam nyo, SMNI, you know, ginagamit kayong diversionary tactic, eh. Mm. So, mag-volunteer na lang kayo. Oo, oh, surrender nyo na yung franchise. Well, I do not know, no? Kasi, baka, of course, having a franchise would come with it yung certain percentage of their income or ano, ganyan-ganyan. But, kung ano lang, no, kung yung narrative lang is depende sa akin, ganyan. Kung ako yung magde-decide at kung ako yung may control ng narrative, I'd rather surrender SMNI's franchise, isoli ko na yan, o pagkatas mag-full blast ako sa online presence ko. Diba? Oh. Full blast hindi, ako sa may free, saka may ano, meron, may free ano eh, may free something eh. Free frequency eh, digital. Yan digital free yan eh, hindi yung internet, merong ano to? Free TV. Free TV. Oo, meron. Mm. Bakit? Ayan, wala pa, maalaga pa din. Alam ko meron yan eh. Or alam ko merong but they're still going to be regulated by NTC. Ganon. Ay, hindi ko alam. Alam ko merong way, no? Uh-oh. Kasi nga I think ang mangyayari kasi niyan, ang gusto nilang anuhin is the business itself. So ako naman kasi halimbawa, ako I don't know, parang ako kasi pasay na yung ano eh, TV. Papatay na eh, 'di ba? Papatay na. Eh kasi parang sinasabi nila baka raw ano kasi maraming mga malalayong lugar na TV lang nila yung ano, TV lang nila yung eh, hindi naman ganoon kalawak ang ano ng SMNI. Hindi naman ganoon kalawak ang reach ng SMNI. Ayun yan, nakakaloka, hindi naman ganoon kalawak ang reach ng SMNI. Oo. Parang sa akin, bakit hindi ano eh ngayon kasi kahit nasa kalagitnaan ng bukid nagfe-Facebook eh. 'Di ba? Nag-YouTube.
sabi, ito ang dami nagre-reklamo. Alam nyo po, the hearing is in Congress doesn't need to follow any rule. They only follow their own rules and their own interpretation of their own rules. That's the thing. You know, lalo na yung Congress natin, wala naman kasi talagang trabaho yung Congress natin kundi maging ganyan eh. Oo. You know, that's our system. Eh, ayun yung palitan ng sistema, huwag kayo magreklamo na ganyan parating sistema. Ako talaga, parang I give up, no? Na parang, okay, kung gusto nyo maging ganyan, edi ganyan kayo. Kasi nga, that's the system. If you would like to change the behavior, change the system. Mm-mm. But you, pero kayo mismo, kayo mga Pilipino, ayaw nyo baguhin ang sistema. Ginagagol nyo lang yung mga sarili nyo na nagagalit kayo. Kasi ayaw nyo isolve yung problema. And that is to change the system. As simple as that. So, kaya nga ito, ang nakaloka nga lang, walang masyadong nanonood. Walang? Walang masyadong nanonood itong franchise series. Oo nga eh. Totoo. So, ibig sabihin, it's not really a big deal to Filipino people. Oo. Frustrated kasi sana dapat ma-highlight yung lahat ng kabubuhan nila doon eh para makita niya, okay, Pilipinas, eto yung binoto ninyo, eto yung mga binoto ninyo na parang mga simple legal, you know, they craft our laws. Eto yung ano eh, eto yung sobrang nakakaiyak dito eh. Sila yung nagka-craft ng law natin. Eto yung mga bumoboto kung anong batas ang dapat maisabatas at kung ano yung hindi. And these idiots do not know the difference between ano no, yung protected speech and unprotected speech. Fake news daw ay unprotected. So kaya sila nagagalit. Eh mga yun yung nakakairita sa sin parang kunwari sinabi ko lahat ng pusa pinapanganak tatlo lang ang paa. Lahat ng pusa sa buong mundo. Pag pinanganak yan, tatlo lang ang paa. That's fake news. Diba? Hindi man totoo yun. Diyos me. Mas malaki yung chance na apat yung paa niyan kaysa tatlo ang paa niyan. O, pa sinabi ko, lahat ng pusa, pag pinanganak yan, tatlo ang paa. Sige nga, is that protected speech o unprotected speech? Diyos ko, itong mga basahang vloggers din ni Bongbong Marcos, ine-echo rin nila yung ganitong kabubuhan ng ano, ng ganitong kabubuhan ng House of Representatives. Meron silang mga comment na fake news. Last time I checked, fake news is unprotected speech. Ha? Ano? Well, sorry. Ay, ilang naman ang talagang saysay nila sa buhay. Diyos, mambobo ng tao, no? Nakakairita. Yun lang yung ano Diyos nila, mambobo ng tao. Ito nakakaloko, sabi, nakakahiya, pera din ng taong bayan binabayad sa inyo para Manila. Sinasabi ng mga, ano to, anonymous profile. Excuse me, wala pong pera ng bayan na binabayad sa akin. Ay, alam mo yun, parang inilabas yung ebidensya kung may pera ng bayan, kung may pakita kayong ebidensya na pera ng bayan na ibinabayad sa amin, ibabalik ko. Kano ba yan? Pagkano ba yung pera mo? Hindi, magkano ba yung pera mo na sa tingin mo ay binabayad sa akin? Ibabalik ko. Pero kailan mong bigyan ng ebidensya na unang-una nagbayad ka ng tax, ng income correct, tax? Correct. Ikalawa, may dapat may ebidensya ka na ito ang binayad sa'yo at pera ng taong bayan ang binayad sa'yo. Mm-hmm. Parang, as simple as that. No? Na parang, sino? Pag magsasabi kasi na binayaran or binayaran ng pera ng bayan, ganyan-ganyan, ano ang tawag dito? Dumiretso na kayo dun sa ano, sa proof para tapos na yung usapan. Eh ako nga sinasabi ko nga, every time may nagsasabi sa akin, "Oy, bayaran, ganyan ganyan." Okay. Alam niyo po, pag sinabi niyo sa akin na bayaran, ituro niyo kung saan kukunin yung bayad. Okay? Si Sas kasi isasoli niya lahat. Si Sas kasi isasoli niya. Ako hindi ko sasoli lahat. Baba ito internet eh. Sorry Sas, hindi ko sasoli lahat. 25% ibibigay ko doon sa nagturo kung kanino ko kukunin yung bayad. Kasi
syempre, 'di ba? Hindi ko naman makukuha kung hindi niya ituturo kung saan ako kukukuha. May reward, may reward dapat. Oo, may reward. So 25% mapupunta doon sa nagturo sa akin. Oy, bayaran ka, Joey, bayaran ka. Ganyan-ganyan. O, kanino kukunin yung bayad? O, kunin mo dito kay person A. O, taas nakuha ko. O, syempre, meron kang 25% bilang ikaw yung nagturo sa akin kung kanino kukunin yung bayad ko. Ganyan. 25% ibibigay ko doon sa mga viewers ko, sa followers ko. Diba? Ano-ano, alam mo talaga wala ng quality control yung mga ano nila, yung mga ginagamit nilang draw. Ito na naman, sabi, pera ng bayan ang binabayad sa kanila. Pera ng China ang binabayad sa kanila. Alam mo, hindi kayo pag-aaksayahan ng China. Alam niyo kung ba kung gaano kapangit ang Pilipinas? Ano bang ma-offer niyo sa mundo? Kailangan kasi ng Pilipinas ng tough love eh. What can you offer the world that the world needs maliban sa kipay? Diba? Hanggang hindi ka nasasampal ng ganyang katotohanan, no? Hindi ka magigising, pero wala kang pakialam. What can you offer the world that the world needs maliban sa kipay? La, hindi ba kipay-kipay lang talaga ang labanan? Alam mo naman, biological mo. Saas? Hindi ba kipay-kipay lang talaga? Diba? Parang... Dude, yung galit kang bansa, nakakapag-develop na ng, malapit na makapag-develop ng ano, ng gene therapy sa OTC. Mm-hmm. They already develop yung ano, yung cancer. Sa cancer. Oo, cancer. Ikaw, anong na-develop mo? Correct. Well, yung ano pa, no, di ba, 2022, they China declared that they're going to stop importing rice. For the longest time, they are the top importer of rice. China basically addressed that problem already by 2022. Ibig sabihin, sila nakakaya na nilang mag-produce ng rice that can support their population. Tapos tayo, dito sa Pilipinas, asa na tayo dun sa problema nating yun? Diba? Asa na tayo dun sa food security problem natin? Sa banda na tayo? Alam nyo, walang makukuha sa inyo ang ibang bansa kung di gagawin lang kayong basakan. Because you don't have anything to offer the world. Katulad tayo ng Ukraine. Pag nawala tayo sa mapa, nobody would care. Gets mo? Actually, mas matari pang ang katayuan ng Ukraine sa atin dahil ang Ukraine ay isa sa mga top producer ng grains. No? Laban sila dyan ng Russia. Mm-hmm. But you can grow grain anywhere else. Alam mo yun, na parang kung yun ang kaya mo i-offer sa mundo, nobody cares. Alam mo yun? So ayun na nga, na wala nang, yung ganyan yung ginagamit nila sa mga troll eh, na nila, binabayaran yan eh. That's a 24/7 job. So yung mga troll na nabablock ko, I'm really sorry, kasi may nagmakaawa. May nagmakaawa. Nagpanggap pa na, funny. Sabi, Misas, new follower here. Talagang new ka, kahapon ka lang ginawa yung profile mo. Huwag ko daw i-block ang mga trolls. Gusto daw niya makipagbardagulan ako sa mga trolls at kailangan daw ng may resibo. Siyempre, alam mo yun, amarar. Girl, alam ko na yan. May bonus kayo pag nakikipagbardagulan sa'yo. Yung ano, may-ari ng page. Uh-oh. May bonus yan eh. Siyempre, malapit na magpasko. Oo, di ba? Yun pala, bakit yun. Malapit yun. Kasi ganun talaga. Pag ang troll, kumahaba yung thread, nakikipagbardagulan ko sa kanya. Uh-oh. May bonus yan. Correct.